Stoy! Naka-subscribe ka na ba? Kasi kung hindi, mag-subscribe ka na. Kasi may pag-giveaway tayo pag nag 2,000 subscribers na tayo. What's up, it's Poy here and Happy New Year! Kasama ko ngayon yung kapatid ko para mag-unbox tayo ng napakalaking package para magsimula tayo sa 2023. So, without further ado, let's go! So guys, dito nakikita na natin yung ating upuan. Yan, so sa tabi muna natin to, yung chair. Yan, legit naman na may ano, upuan. So, tabi muna natin siya. So, ito na yung stand. So, sinisira na namin yung box. And ito na yung stand ng mismong piano natin. 1, 2, 3. Okay. So yun guys, para lang ma-inform kayo, hindi kami marunong tumugtog na itong piano. So, ibubut lang natin siya and i-check muna natin kung gumagana siya. Then, later ko na ipapakita sa inyo yung full setup ko dito sa piano set na to. So, try na natin siyang buksan. So far, good naman na wala akong nakikitang physical damage sa kanya. So, tingnan lang natin kung magpa-power on ba siya and try natin kung tutunog nga ba siya. Alright, moment of truth, power on muna. Okay, nabuha siya and try natin kung tutunog. May volume siya dito. Sente yung lakasan. So, try natin yung microphone kung gagana. So, check na. Gumagana yung microphone, guys. So, ayun, na-unbox natin siya and gumagana naman siya. Ano masasabi mo? Okay. Okay, so, mamaya, isa-setup na natin siya kasama yung kanyang chair, pati yung kanyang stand, and papakita rin natin sa'yo kapag marunong na akong tumugtog. So, BRB. Are you flabbergasted with my performance? Pag-usapan na natin tong piano set na to. So para sa kanyang piano, no, makikita natin dito ang kanyang paper stand kung gusto mo maglagay ng iyong lyrics o di kaya chords. Sa kanyang panel naman, makikita natin dito ang kanyang dalawang not so good speakers. Mayroon din tayo ditong sample tones, demos, and rhythms. Mayroon tayong 200 piano tones, 60 music demos, and 200 drum rhythms
na makikita mo lahat yon sa kanyang manual. Siyempre, hindi mawawala dito ang kanyang LED panel at ang kanyang power switch. Mayroon din tayo ditong number selector, volume buttons, redeem volume buttons, tempo adjustment buttons, at ang kanyang tone transpose buttons. Actually, marami pang iba, no? Mayroon pa tayo ditong demo, sync, single, finger, fill in, start or stop, tone, redeem, one key, follow, sustain, vibrato, program, record, play, key drum mode, dual keyboard mode, at metronome. At lahat ng mga functions ng button na yan ay nakalagay sa manual. So, keep your manual handy. At syempre, hindi mawawala ang ating 61 keyboard keys na mayroong mga free stickers for beginners like me. Sa likod ng piano, makikita naman natin dito ang ating power input, audio out, audio in, at syempre ang ating microphone input. Sa ilalim naman ng piano, no, makikita natin dito ang dalawang screw holes para sa kanyang protective strap at ang kanyang battery slots na kailangan mo maglagay dito ng 6 na AA batteries kung gusto mong gumana lang siya na dibaterya lang. Para naman sa kanyang piano stand, meron dito of course yung dalawang free protection straps at ang kanyang 7 level adjusting mechanism. At hindi mawawala ang ating 3 level adjustable soft piano chair. Para naman sa kanyang mga extras, no, meron siya ditong power cable and adapter, 3.5mm to 3.5mm auxiliary cable, mini microphone na naka 3.5mm din, manual, at meron pa siyang libreng music book. So you know, I am honestly surprised dahil napaka-rare na ng bundle na ito for its price. Biruin mo yon, may piano ka na, may piano stand ka pa, may piano chair ka pa, at may microphone ka pa. San ka pa? Dito ka na. It is a great piano for beginners, for it has all the basic functions you need to get started. For example na lang, mayroon tayo ditong different piano modes. Pwede mo siyang palitan at maging electric guitar. Pwede siyang maging drums. At mayroon din siyang Kuya Will mode. Bigyan ang jacket yan. Mayroon din tayo ditong metronome, sustain, vibrato, transpose, at marami pang iba. Energy saving din ito, no? Alam mo bang gumagamit lang ito ng 500 milliamperes of power? That's like half the power your phone consumes when you charge it. At syempre, dahil nga energy saving ito, mayroon ditong automatic off function kapag ginose mo na lang siya at hindi mo siya ginamit. At portable din ito dahil nga mayroon itong battery slots para pwede mo siyang magamit na dibaterya lang. May isa lang siyang downside, no? Yun yung medyo mahina niyang speakers. Good thing lang na mayroon nga itong audio out para masaksakan mo ito ng earphones at other external speakers. Katulad ng ginawa ko kanina, sinaksakan ko yan ng soundbar. Ang ganda, no? So for the conclusion, no, this product is bang for the buck. And I am honestly surprised by all the inclusions for its price. I highly recommend this for those who are just starting to learn their first piano chords. So I think hanggang dito na lang muna tayo, no? Pero if may questions ka pa regarding this keyboard, do not hesitate to comment below and I will try my best para makapag-respond. Like mo na din tong video na to kung nahanap mo tong useful or kung nag-enjoy ka, and mag-subscribe ka na din, please, so you won't miss my future uploads. So yun na nga, thank you so much for staying until the end of this video. This is Poy, Happy New Year, and I'll see you in my next video.